Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Welcome po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon po ay Webes sa 29 na linggo sa karaniwang panahon. Kaisa ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong lagi naming matapat na sundin ang loob mo upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, nagsasalita ako sa karaniwang paraan para madali ninyong maunawaan kung paanong ipinailalim ninyo ang inyong sarili sa karumihan at sa kasamaang palala ng palala. Ngayon na may ihandog ninyo ang inyong sarili sa katwiran
sa ikapagiging banal ninyo, nung alipin pa kayo ng kasalanan, hindi kayo saklaw ng katwiran. Ngunit ano nga ang napala ninyo sa mga bagay na iyon na ikinahihiya ninyo ngayon? Ang kinauuwian ng mga ito ay kamatayan. Ngunit ngayong pinalaya na kayo mula sa kasalanan at mga alipin ng Diyos ang natamo, ninyo'y kabanalan at kauuwi ay buhay na walang hanggan. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama upang sundan niya ang kanilang payo't maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong laging adhikay pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siya, laging nagsasaliksik ng banal na aral. Ang utos ng poon siyang binubuhay sa gabi at araw. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ang katulad niya ay isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot laging namumunga sa kapanahunan. At anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, ipa ang kawangis, siya'y natatangay at naipadpad kung hangi umiihip. Sa taong matuwid ay Panginoon siyang mag-iingat, ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Si Kristo'y makanta bilang tanging pakinabang. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa, at sana'y napagningas na ito. May isang binyag pa na dapat kong tanggapin at nababagabag ako hanggat hindi natutupad ito. Akala ba ninyo'y pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan kundi pagkakabahabahagi. Mula ngayon, ang limang katao sa isang sambahayan ay mababahagi. Tatlo laban sa dalawa at dalawa laban sa tatlo. Maglalaban-laban ang ama at ang anak na lalaki, ang ina at ang anak na babae, at gayon din ang biyenang babae at manugang na babae." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang Dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming at ang mga kasama natin ngayon sa pamamagitan ng radyo at telebisyon dito sa Batangas at mga Karatig lalawigan.
Sabi ng mabuting balita, sana'y napagningas na ang apoy na ito. Yun ang hiling ng Panginoon. Sana daw ang apoy na nasa puso ng bawat isa ay mapagningas sa kanyang pagdating. Ang tanong po ay, anong apoy na nasa inyong puso ngayon? Anong laman ng inyong puso? Ay maganda kung ang apoy na iyan ay apoy ng pagmamahal. Ay kung yan ay apoy ng galit. Ang iba sa inyo ay napatawa eh doon sa huling bahagi ng mabuting balita. Parang gusto niyo sabihin, ah kaya pala. Sabi doon ay mag-aaway-away ang mga bienang babae at manugang na babae. Napatawa ang iba sa inyo eh. Mukhang sinasabing, ah, kaya pala. Mga minamahal, ang pagkakabahabahaging sinasabi ng Panginoon na daladala niya sa kanyang pagdating ay depende sa apoy na nasa puso ng bawat isa. Sapagkat kung ang laman ng inyong puso ay ang inyong sarili lamang, abay tama nga, malamang na magkaaway-away. Sapagkat sino man na ang pinakamahalaga sa kanyang sarili ay ang kanyang sarili lamang ay walang makikitang kabutihan sa ibang tao. Sino mang puno ng kanyang sarili, sino mang nag-uumapaw sa apoy at ningas ng kanyang sarili, kailanman ay hindi magkikita ng kabutihan sa iba. Bakit? Abay di ang magaling ay ang kanyang sarili lamang. Kaya kahit anong bait na ipakita ng iyong manugang, kung sarili mo lamang ang iyong nakikita, wala. Kahit anong kabutihang dulot ng Diyos, kung sarili mo lamang ang iyong nakikita, wala. Halimbawa kayong mga may sakit, kung kayo'y napupuno ng awa at habag at galit dahil sa inyong nararamdaman, hindi nyo na makikitang nagkakaloob ang Diyos ng biyaya. Kayong mga nahihirapan, kayong may mga problema, kayong may mga pinagdadaanan, kapag napuno ng pangamba, takot, kawalang pag-asa ang inyong puso, at ang ningas na iyan ang inyong patuloy na pag-aalabin, hindi nyo na makikita ang tulong na mula sa ibang tao. Hindi nyo na makikitang mahal ka ng iyong magulang. Hindi mo na makikitang tinutulungan ka ng iyong kaibigan. Hindi mo na makikitang ipinagdadasal ka ng iyong kapwa. Hindi mo na makikitang nagbibiyaya ang Diyos. Bakit? Dahil puno ka ng iyong sarili. Tingnan ninyo kung kayo ay nakaakyat na sa stage at merong malakas na ilaw na spotlight. Kapag ang spotlight ay nakatutok sa iyo, wala kang makita. Ganoon din, kapag ang liwanag sa iyong puso ay nakatutok lamang sa iyong sarili, wala kang makikitang iba. Hindi mo makikita ang kabaitan ng iba, hindi mo rin makikita ang pangangailangan ng iba. Sabi po ng Aral Batanggenyo, number 326, ang lokal na katisismo dito sa Batangas, ang kasakiman ay ang labis na pagpapahalaga sa sarili doon nagmumula. Ang lahat ng masasamang gawi, lahat ng mga kasalanan, lahat ng mga ginagawang mali ay nagmumula kapag ka ikaw ay nakatuon lamang sa iyong sarili. Anong hamon? At ito ang hilingin natin sa Panginoon sa banal na pagdiriwang na ito. Ang hamon, magningas ang ating puso sa ningas ng pagmamahal, sa ningas ng kabaitan, sa ningas ng pagpapatawad. Sa kabila
ng ating pinagdadaanan, sa kabila ng ating karamdaman, sa kabila ng ating mga problema, palaging magkaroon ng ningas ng pag-ibig sa kapwa. Nang sa gayon, unti-unti nating makita ang ningas ng pag-ibig ng Diyos para sa ating lahat. Sa mga may panghandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggap minawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong ikaw ay aming kusang mapaglingkuran sa paghahain namin ng mga alay na iyong bigay, upang kami dalisayin ang iyong pagmamahal sa paglilingkod namin ngayong ginaganap ang banal na pagdiriwang sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya, kaysa ng mga anghela nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririnig sa kaitaasan, o sana, sa kaitaasan. Kung hindi makaluluhod, ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa puso at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kami dahan. Ngayon at Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo. Sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Magsitayo po ang lahat. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin. Sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit bigyan.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi makaluluhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang isa sa gawa pong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong sa aming banal na pakikinabang, kami ngayon ay iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Dasalin po natin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga-Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ay binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taintiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos namang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsipo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una sa inyong pagbisita sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad po namin ang isang matiwasay
at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, gamit po ang ating main arch entrance, yung malaking arko dito sa bandang likuran, tayo ay may malalaking safe at free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Gayon din naman, ating ipinatutupad ang panawagang Kleigo, clean as you go, upang mapanatili ang kalinisan sa pambansang Dambana. Pakitapon po ng inyong mga basura sa tamang basurahan at huwag kayong mag-iiwan ng kalat dito sa loob ng simbahan. At hinding ipinapaalaala na ang pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar sa inyo pong pagbisita dito, mangyaring pakisunod ng mga tama at angkop na kasuotan. Ito po ay sa pagbibigay galang sa Panginoong nasa banal na Eukaristiya. Nakahanda na po ang paglalagyan ng mga sobreng may pangalan ng inyong mga mahal na yumao. Narito po yan sa bandang unahan ng ating simbahan. Sila po'y ating ipagnonobena sa unang siyam na araw ng Nobyembre at buong buwan ng Nobyembre nating ipagdadasal ang kapayapaan ng kanilang kaluluwa. May mga sobre pong available, makipag-ugnayan kayo sa aming mga tagapaglingkod. At sa November 25, ang ating kumpilang pamparokya para po sa mga 12 taong gulang pataas na wala pang kumpil at nasasakupan ng pambansang Dambana, kayo po'y magpalista na hanggang November 7 na lamang. Meron po dito, meron din sa kabila. Kami po ay nakikiusap sa inyo kapag ka sa inyong pagdalaw dito, mangyaring kayo ay mag-login sa ating mga logbook. Bahagi po ito ng ating pagpapalaganap ng debosyon sa pambansang Dambana at alaala din ng inyong pagbisita sa National Shrine. Kaya po pagka kayo may pagkakataon, inyo pong pakilagay ng inyong mga pangalan at ilang mga detalye sa ating mga information na logbook. Kung kayo rin po ay may mga kasamahang mga taga-ibang bansa o mga kakilala ninyo na inyong dadalhin dito, kayo po'y makipag-ugnayan sa amin para po sila din ay ating mapasulat sa ating information logbook. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang ating sunod na misa, mamayang alas 12 ng tanghali, inaasahan naming inyong pananatilihin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Muli po kayo magsitayo para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan, isipin po ang mga taong nais ninyong ipanalangin, at para po sa mga nasa kanilang tahanan, ang panalangin pong ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos po ninyo ang inyong bindisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rub at mga miracle oil na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo.
Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong mapayapa at papagningasin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Salamat sa Diyos. Narito kami, awit-awit ng Ave Maria, sa anak mong si Jesus, puso namin ay ihandog. Ihatid mo kami sa langit, sa